Como estas mga idol, nagkaroon ng special performance si Jordan Clarkson sa kanilang unang laro sa bagong taon dahil nakapag-record ito ng kanyang unang triple-double, 20 points, 11 assists at 10 rebounds. At ito din ang unang triple-double ng buong Utah Jazz since kay Carlos Boozer noong 2008. Naghiyawa ng lahat ng fans sa Delta Center at kasamang nag-celebrate sa naging successful performance ni JC. Late minutes ng huling quarter ay meron ng 20 points si Clarkson, 11 assists at may 9 rebounds. Pero nakumpleto niya kanyang 10 rebounds dito sa 2 minutes remaining ng kanilang laro sa huling quarter. Hindi makukumpleto ang triple-double ni Clarkson kung hindi siya pinilit na kanilang coach na si Will Hardy. Makikita pa mismo na plinano nila ito ng maayos. At hindi muna pinaupo si JC since triple-double nga ang kanilang intensyon. Since isa ito sa pinakahihintay nila na mayroong player ng Jazz ang makapag-record ulit ng triple-double since isang dekada na ang nakalipas na walang player ang nakakagawa nito sa kanila. Isa itong big night para sa Jazz dahil at the same time panalo sila kontra sa Dallas na may naglalarong Luka Doncic at Kyrie Irving. Ipinako nilang talaan ang Dallas sa 90 points, 127 naman para sa kanila. Tinambakan nila ang Dallas ng 37 points. Kasamang nagliyab ang Italianong si Simone Fontecchio na pinangunahan ng Jazz sa scoring, 24 points, 6 rebounds at may 2 assists, 10 out of 16 sa field. Double-double din ang kanilang sentro na si Walker Kessler with 11 points at may 10 rebounds. John Collins 15 points at Lauri Markkanen ay may 17 points. Slow start naman ang dalawang superstar ng Dallas Mavericks sa bagong taon na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Si Luka ay may 6 out of 20 lang sa field. Pangit din ang kanyang field goal sa 3-point lane with 3 out of 13. With 19 points, 14 assists at may 6 rebounds lang. Ganon din si Irving, 6 out of 14 lang sa field at may total na 14 points, 9 rebounds at may 4 assists lang. 10 points kay Derek Lively the second at 17 points kay Jaden Hardy ang kanilang bench. Isa din sa nagpatalo sa Dallas ay ang kanilang maraming turnovers with 16 turnovers, 12 naman sa Utah. Kung magpapatuloy ang ganitong performance ni Clarkson, baka manalo siya ulit ng 6th Man of the Year Award. Ano masasabi nyo dito mga idol? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video at babasahin natin yan. You just can call it sweet, just sweet. Jordan Clarkson, this is his 7th assist, and you can only do that if you know ahead of time.